Pinatunayan ni Coach Tab Baldwin ng Gilas Pilipinas sa coach ng South Korea na hindi lamang swerte ang panalo nila nung unang laban. Tinalo kasi nila muli ito 82-77 at sinweep ng Gilas Pilipinas ang Group A ng FIBA Asia Cup Qualifiers 6-0. Umpisa pa lamang ng laro, maganda na agad ang performance ng Pilipinas sa opensa at depensa. Di hamak na mas maganda kaysa sa mga nauna nilang laban ngayong window. Maganda ang 3-point shooting natin. First half pa lang kung saan tumira ang Gilas ng 40%, 6 of 15 kontra sa 21% lang ng Korea, 3 of 14. Hindi katulad nung unang pag-aharap, medyo gamay na ng Gilas ang Socor at mas napaghandaan. Lalo meron pang konting beef sa pagitan ng mga teams kaya may additional na motivation ng mga players para maipanalo ang laro na ito. Tinapos ng Gilas ang laro nang merong 14 threes on 38% shooting. Si Dwight Ramos ang mayroong pinakamarami with 5 3-pointers. Defensively, mahigpit pa rin ang ibinigay ng Pilipinas kontra Socor kung saan nakakuha sila ng 7 steals at naka-force ng total na 12 turnovers at 19 points ang na-convert nila mula ron. Yung perimeter defense nila ay epektibo rin. Sa 3, 28.6% lang ang Korea sa laro na ito. Mas mababa pa sa unang laro kontra sa atin na mayroong 31%. Alam mong maganda ang depensa ng Gilas dahil kung ikukumpara mo ito sa laro ng Socor kontra Indonesia at Thailand this window, mayroong average na 13.53 ang Socor on 40% 3-point shooting percentage. Sa scoring naman natin, balanse pa rin. Sa 12 players ng Gilas, 11 doon ang naka-score at 4 players ang naka-double digits. Si Ramos ay mayroong 19 points at sina Barrientos, Soto at Heading naman ay mayroong tig sa 10. Yung ball at player movements, pansin pa rin. Meron pa nga tayong nakita muli na play na pamilyar dahil napag-usapan na natin to sa ating naunang video. Same movement, nag-ball reversal, Dwight Ramos sa poste, then double screen kay Heading, pero this time, kaya ni Ramos sa poste at nakapuntos. Ang sarap panoorin ang basketball ng team na ito eh, no? Sumusunod talaga sila sa sistema. And of course, batiin din natin ang utak nito na si Coach Tab Baldwin. Sa edad ng mga manlalaro niya, magandang bagay na natuturuan at napapasunod niya na agad sila sa mga ganitong klaseng opensa na masasabing pinaka-epektibo sa mga international games. Hindi gaya sa mga professional leagues na makakakita ka madalas ng mga umaasa sa mga superstars nila na gumawa ng 30 puntos. Maganda itong phase na ito para sa basketball career ng mga bata ng Gilas, di ba? Na magtuturo sa kanila na maging mas team player pa at maging mas pasensyoso. Kita nyo naman si Kai, despite na siya ang maituturing na merong pinakamalaking future sa lahat ng players na nasa team, hindi pinapalaki ni Coach Tab ang ulo niya at binibigyan lagi ng bola sa poste o kung saan niya gusto. Pinasunod siya sa sistema at makakakuha at makakakuha naman siya ng bola katulad ng mga teammates niya basta maglalaro sila as a team. Mahahanap at mahahanap nila ang isa't isa. Natapos ni Kai ang laro nun ng merong 10.7 rebounds on 37% field goal shooting sa loob ng 20 minutes sa court. Pinaglaro ni Coach Tab si Soto rito hindi bilang superstar nila kundi pyesa ng koponan niya. Same as everyone else. Again, props kay Coach Tab Baldwin for guiding these young players. Successful sila sa window na ito, 3-0 at 6-0 sa buong qualifiers. Pero hindi pa ito ang dulo. Sunod ay maglalaro sila sa Olympic Qualifying Tournament sa Belgrade kung saan makakalaban naman natin ng Serbia at Dominican Republic. Umpisa pa lamang ito para sa mga bata natin at sana ay suportahan natin sila. Hanggang dulo. Yon mga pare ko eh, ikaw naman, anong masasabi mo sa undefeated Gilas team natin ngayong qualifiers? Ikomento lamang yan sa ibaba, like na rin ang video bilang suporta, mag-subscribe kung bago ka pa lamang at i-follow ang ating Facebook at Instagram account. This is W Gameplay. Thanks for watching mga pare ko eh. Bye-bye.